Okay guys, good morning and welcome to day 6 of our virtual assistant training. And today we're going to talk about funnels. So as you can see in my screen, this is the most important thing or tool that we use in order for us to, you know, improve the way we make system when it comes to building businesses. Okay, I just want to thank the people. First, I just want to thank the people who inspired me, you know, to do this. The people who teaches me everything that I teaches you. So without them, I probably cannot execute this in the way that execute it right now. So these are the people who teaches me. Si Jomar Hilario for virtual assistant online marketing, Nina Mendoza for business development and funnel building, Ben Settle, email marketing, business mindset, Jim Camp for negotiation, and Paris Lampropoulos for copywriting. So there are people also na hindi ko na include. So sorry na lang sila. Pero this really make that an impact to me as a person, as an individual. And what I teach is you, yun yung mga bit of pieces na tinuro ko sa inyo. So let's give them a round of applause. Thank you. And I'm grateful that I know them. Sean, let's continue. So today we're making funnels. Ano? Ang funnels po, minsan tinatawag din po itong website. Sometimes website. Ano? Yung makikita nyo kasi. Pero hindi siya technically website. No? Natawag siya na funnel kasi yun yung tawag dun sa system. It's a funnel system. para makuha mo yung gusto mong makuha, like clients, sales, no, or kahit anong gusto mong i-sell na idea. So yun. So yan, kung napapansin niyo sa screen, 'di ba, meron tayong nakikita niyo ba? Para i-check ko lang kung nakikita niyo. Nakikita niyo ba yung screen ko? So nakikita niyo, 'di ba, parang may nagtitinda siya ng buko, 'di ba? Itinda siya ng buko. Madalas pa ba kayo nakakakita na to? O hindi na kayo lumalabas ng bahay? Bawal na lumabas. Bawal na lumabas. So, kung mapapansin nyo, sa right side, yung buko nasa plastic na. Di ba? Nasa plastic na siya. Pwede na siyang inumin. So, ang ginawa siguro nito, di ba? In order for her to easily put the buko juice inside the plastic, meron siyang ginamit eh. Di ba? Ano sa tingin yung ginamit niya? Funnel. Funnel, di ba? Sa Tagalog, embudo. Oo, sa Tagalog, embudo, di ba? Kasi kung iisipin mo, kung hindi ka gagamit ng embudo, ano kaya mangyayari pag nilagay mo yung buko sa plastic? Gamit lang yung dalawang kamay mo, and then yung pangsalok. Ano sa tingin mo yung may experience mo? Maraming matapon. Maraming matatapon, di ba? So, pag hindi ka gumamit ng budo, possible yung buko na pwede mo pang ibenta is matatapon na lang. Kasi pag alam niya yung experience, kahit experiencein mo, yung plastic, ibubuka mo yon, di ba? Ibubuka mo ng kamay mo, tapos ilalagay mo yung buko. Hirap siguro nun, di ba? So, mahirap siya. Pero kung pag ginamit mo siya ng funnel, gagawin mo lang, kukunin mo yung plastic, lalagay mo yung budo, then lalagay mo na flawlessly yung parang hindi ka nahirapan yung buko. So mapupunta na siya sa plastic. Walang matatapon. Walang masasayang. So today, we're going to introduce that. No? So some of the uses ng funnel, minsan ginagamit siya sa sugal. Ayan. May funnel. So para madali silang makapagpustahan, na ayan, lalagay nila yung bola dun sa funnel para bumagsak dun sa kung ano mang pula-puti yung nilalaro nila, di ba? So ginagamitan din ng funnel, di ba? Para madali silang makapagsugal. Ayan. Ito, sa previous na trabaho ko, may funnel din. So kung mapapansin nyo yung truck, may funnel, di ba? Ito yung pang-grind ng bato eh. So, nakikita nyo yung lumalabas na dito sa conveyor. Durog na yan. So bago kasi madurog yan ng ganitong pino, ilalagay muna yan dito sa grinding machine. Pero kailangan naka-funnel siya. Di ba?
nakita niyo yung yung etong device na to, it's a funnel para pumasok yung bato doon, para magawa yung bato na walang matatapon. Kasi pag walang ganyan yan, imaginein mo ano mangyayari doon sa grinding machine. Parang babagsak lang, 'di ba? Hindi magagrind yung bato. So para dumali yung trabaho, they just put like a funnel. Nakikita niyo itong simple na to na dinesign para mahulog yung bato. So ito yung dati kong trabaho, nagbabantay ako nito. Yeah, nakita nyo, parang ang saya-saya, 'di ba? Ang init niyan. So yan, so ganyan ang gagawin natin, 'di ba? Yung clients, ipa-funnel natin. We're going to put it on a funnel para dumali yung buhay natin. Yan. So ito yung kahapon or yung mga ibang araw, ito yung distribution process, 'di ba? Minsan kung VA ka, sometimes you have a website, di ba, nagbablog ka. Pero kung hindi naman, okay lang. Okay lang yon. Pero kung meron kang vlog or nagbablog ka para educate yung mga possible clients, okay lang yon. Pero you don't need a website. No? Parang simpleng funnel lang. Kumbaga, hindi mo kailangan mag-vlog or magsulat ng mga stories. Yun, wag yun. Hindi mo kailangan yan. So, social, siyempre may social tayo, di ba? LinkedIn. Bakit pa nawawala yung LinkedIn dito lagi? May LinkedIn po talaga dyan. Ayan. Ayan. Ayan, oh. Tanggalin natin to. Ito yung important. Ayan. So, sa socials, meron tayong tinatawag na LinkedIn, di ba? Or Instagram or Facebook na pwede natin gamitin tool para yung tao makausap natin. No? Sino ba dito yung merong LinkedIn? May LinkedIn ba kayo? Yan, may LinkedIn kayo, di ba? So yung LinkedIn commonly ginagamit yan, di ba? Para mag-connect sa mga tao, maghanap ng trabaho, no? Maghanap ng mga connections about kung ano mang industry ka. So ginagamit yan in order for you to get an opportunity. So on this training, gagamitin natin ito. Tuturuan ko kayo kung paano gagamitin itong funnel, yung LinkedIn, para, syempre, kung meron kang funnel, tapos marunong kang gumamit ng LinkedIn or mga platform like online jobs, Upwork, Hubstuff. Kumbaga, yun yung ano kasi, doon kasi manggagaling yun eh. Manggagaling yung mga possible prospects natin. At kapag nakakausap na natin sila, nakikilala na nila tayo, di ba, by connecting. Meron kasing mga possibility na magtatanong sila ng mga services natin at kung saan natin sila pupuntahin is dun sa funnel natin. So we're going to funnel them. 'Di ba? Lalagyan natin sila sa embudo. So kung nakita nyo, 'di ba, kahapon nag-aral tayo ng email marketing, kung nandito kayo ng day 5, paano natin pwedeng masenda ng email yung mga makukuha nating leads, 'di ba? Leads. Kasi yung LinkedIn, ang gagawin natin diyan, lead generation, mag-generate tayo ng prospects eh. So kapag nakausap na natin, minsan binibigay nila yung email nila and then we are going to email them when it comes to our services. Pero minsan, no, minsan no, dito pa lang na-hire na tayo eh, sa LinkedIn pa lang. Kahit minsan kahit hindi na tayo magbigay ng funnel, na-hire na tayo on the spot kasi minsan chine-check lang nila yung profile natin, you know, they get interested sa atin, doon pa lang pwede na tayong ma-hire, no? I'm not saying kasi na kahit wala kang funnel like this, yung gagawin natin ngayon, hindi ka ma-hire. Kasi minsan dito pa lang sa mga to, na-hire na tayo, Facebook, Instagram, pag nag-apply tayo. Kaso nga lang, para mas mapadali natin, or parang walang mas matapon, di ba, kagaya nitong buko, kung di mo gagamitan ng funnel, may lalagay mo pa rin, di ba? May lalagay mo pa rin yung buko doon sa plastic, di ba? Pero kung lalagyan mo ng funnel, mas kukuha mo yung or walang masyadong matatapon na clients. Kasi pwede mo makuha yung email nila, di ba? Pwede ka pang mag-remarketing. Kasi minsan, hindi ka naman i-hire basta-basta, bigla-bigla eh. Minsan, kailangan mo pa i-demonstrate, no? Yung skills mo sa kanila. So, one way to demonstrate is, you know, feed them with information, email them about something that you do,
Diba? So, that's email marketing. So, kumbaga sa atin, i-engineer natin. No? I-engineer natin kung paano natin sila i-handle. Kasi, kadalasan kasi ang problema ng newbie, kapag nagkakatanungan about their services, nade-dead end na sila, hindi na nila ang gagawin. So kung may funnel ka, like yung pinakita ko sa inyong website, na gagawin natin today, kukopyahin natin kung paano nyo gagawin. So basic web design, tuturuan ko ngayong araw na to. Meron kang something to show, di ba? Kumbaga, meron kang lead magnet. Kasi yung tinatawag na lead magnet, para mapapunta mo sila dito sa funnel mo, syempre may tinatawag tayong lead magnet or also known as the ethical bribe. So meron kang something to bribe them, di ba? Bribe mo sila like using this like yung website na to, may binibigay ako ng free services for 7 days. Kung babasahin nyo, lalagay ko sa chat no yung website. Ay, lumabas ng chat. ito na pala. Sa harap ko na pala. Ayan. Ay, mali. Dapat everyone. Ayan. So, yan yung copy ng website ko. So, meron din akong sa ClickFunnels version. Kung ibibigay mo to, makikita nila kung sino ka. Di ba? Merong tao. Tao ka. Di ba? So, yun. Pag nakikita ka kasi nila, like, oh, meron kang ganito, tumataas yung likability eh. Kumbaga, nagkakaroon sila ng interest sa'yo. Tumataas yung interest. In terms of yung pinag-aralan nating AIDA, attention, interest, yung picture mo kasi nag-a-act as the interest part eh, nung formula nung AIDA. Di ba? So, attention, di ba? Get their attention. Like, I be your own personal virtual assistant. Di ba? They get your attention and they read this akas AIDA, di ba? Interest. Ito, pinaka nag-act na interest. And then yung binibigay mong freebie, di ba? Tumataas yung interest nila. Binibigay mo yung freebie, meron kang 7 days, di ba? So it gives them the idea na, huy, okay to, interesting to, meron akong 7 days. Di ba? So, yun, parang, tas yung desire part, like, di ba? Ito yung desire part nito. Eh. Kung babasahin nyo to, sinasabi mo kung ano yung mangyayari kung i-hire ka na 7 days. And then the call to action, which is the making them schedule with you. Diba? So, kompleto yan. Kumbaga, naka-AIDA yan. Kung titignan nyo lahat ng pwede, posibleng may words, magagamit nyo yung AIDA. Diba? So, that is the simple way to write something. No? So, always think of that. Pag may susulat kayo, sipin nyo yung AIDA, di ba? So ito, di ba? Something interesting, no? Ito yung mga services mo. This is the I part. So yung sulat-sulat dito, sometimes may desire yan, di ba? With so many customers bugging you all day, asking for refunds and cannot make successful transaction or cannot even do simple tasks themselves to buy. Di ba? I'm making a desire dito. I have extraordinary patience to handle customer rage and emotions. Di ba? Sinulat ko na to para sa inyo. So, kukopyahin nyo na lang to. And today, gagawa tayo ng ganito. Paano nyo gagawin to step by step? Yan. So, mabilis ba ako? Okay lang ba? Okay lang po. Okay lang. Nakakasunod ba tayo lahat? Yes, sir. Kasunod okay. Naman, sir. Okay. Salamat naman. So, yung kanina, ito yung sa... Kung nakikita nyo, ito yung sa mga business owners, di ba? Kadalasan may doc, may website. So tayo, papasimplihin natin yung funnel natin as a VA or kung iba sa inyo mga copywriter, no, may mga iba kayong niche, pwede nyo naman itong, kumbaga yung ito kasi for new BBAs eh, na hindi alam gawa ng funnel o hindi alam nila kung ano yung susulat nila, para kukopya na lang nila to. Pero pwede nyo itong i-edit based on your services like copywriter kayo, social media manager kayo na concentrate lang doon, di ba? So ito yon, ito yung sample na yon. Ganito yung mangyayaring sa ating scenario. Gamitin natin si Facebook, Instagram, LinkedIn, or kahit minsan ito lang ginagamit ko eh. Hindi ako kasi masyadong ma-Facebook eh.
yung mga hindi ako nagre-reach out sa Facebook masyado. Sa LinkedIn talaga ako. Or kung yung mga platform like Upwork, no? Pwede 'yon. Upwork, online jobs, ano pa ba, Hubstaff, pwede 'yon dito naka-line sa taas. So kung gusto mong kumuha ng client doon, gusto mong i-funnel sila, pwede rin, no? So 'yon. Socials or online job platforms. Di ba? Lalo na yung mga nag-hire sa, di ba, sa online jobs, may mga nag-hire na funnel making or, di ba? At least maiintindihan nila na alam mo na yung ginagawa mo. Pina-funnel mo sila eh. Di ba? Sasabihin nila, uy, okay to, ano? Ni-execute niya yung funnel. Alam niya parang gumawa. Di ba? So, yan. So, from socials, pupunta sila sa landing page. No? Pinag-usapan natin ito kahapon, di ba? Yung mga umaten, landing page. So, landing page. So, ito, ang tawag dito, itong specific na page na to is also called the landing page where people will land. Di ba? Ito yung landing platform. Dito mo sila, kumbaga pag nagkatanungan, Chad, what are the services you are doing? Or, I want to know more about your services. Di ba? Pwede mo nang ibigay yung website na to. Okay? Intayin mo yung mga ganun tanong, ha? Wag yung pag nag-reach out ka. Ito yung website ko, wag ganun. Kailangan parang tao yung dating na ng reach pag-reach out. And matututunan niyo yan, no, sa day yung paano mag-reach out sa LinkedIn, tuturo ko din yan. Bukas na yata 'yon. Wait lang, hanapin lang natin yung schedule. Saan yung schedule natin? Ito. Automation pala bukas. Day 8 yon. Day 8. Yung tuturuan ko kayo kung paano mag-reach out. Day 7 yung automation. Ito ngayon. So, okay. So, ayan o. Nakita nyo, di ba? Website, landing page. And then, scheduler. Or, di ba? Minsan, Calendly. Ayan. May Calendly link. Di ba? Pagkatapos nila sa landing page, ang gagawin nila, most likely, is pipindutin nila to. So, pag pinindot nila yan, mag-schedule sila. Diba? So, pwedeng pipindot sila ng time, ganyan. And then, eventually, you're going to have a meeting. You're going to have a meeting. See? Diba? Pag nag-schedule kasi, syempre, mag-meet na kayo. Eh. You're going to know each other. You're going to know what are the, ano yung pwedeng maitulong mo sa kanila. Kasi technically, nagkakaroon sila ng meeting kasi nga, mayroon kang ibibigay. You're the service provider. Magbibigay ka ng services. So, pagkatapos ng schedule, may meeting. No? So, dyan na dadating yung negotiation training natin. Para mas matuto ka. Alam ko, binigay ko na yon. Kung sino pa sa inyo ang hindi nakakatanggap nun, pwede kayong mag-message sa akin. Yung negotiation training natin na giveaway. Pero alam ko, most likely, meron na eh. Yon. Pero pag uusapan din natin yung negotiation training, meron tayong papadaliin natin. Kasi si Jim Camp, medyo hardcore. Medyo mahirap intindihin ng konti. Kailangan mo pang ulit-ulitin para maintindihan mo. So yan, meron tayong scheduling training. Okay. So yan. Ngayon, gagawa na tayo ng site. So may tanong ba dito? May hindi ba nakakasunod bago tayo gumawa ng landing page? Yung pinaka-website natin, kung paano natin gagawin sa Wix. So, yung iba, okay, Nesty Rivera, wala naman. Pag may tanong, ha, magtanong na kayo para, kasi mamaya, magbibuild na tayo ng website. Kukopyahin lang naman natin yung ginawa ko para makita nyo kung paano ko ginawa. Anyone? Let's drink some water. Medyo nagmamadali na naman ako. All good? Mukhang all good naman. Hello? Yan. Saan na tayo? So, nakikita nyo po ba to? Nakikita nyo yung screen ko, no? So, ang bago kayo pumunta dito, technically, kailangan nyo gumawa ng Wix account. No? Pupunta kayo sa wix.com. No?
Which is ako kasi naka-login na, kaya yun na yung nangyari. Nandito na ako sa loob. So Wix.com, gagawa kayo ng account, mag-create kayo ng account. So pag nakagawa na kayo ng account, magkakaroon kayo ng ganito. Ito yung dash, pinaka-dashboard. No? And then, para ka makagawa ka ng ano ng website mo, sa iyo kasi pag wala ka pang website, tatanungin ka na agad eh. No? Create a website. Pagpasok mo sa Wix.com, oh, tatanungin ka na agad. Eh, kaso nga lang ako, meron na ako. So, hindi na nila ako tinatanong. Pero kung gagawa ulit ako ng bago, pipindutin ko lang tong dashboard ko sa taas, to, yung My Sites. Magda-drop down yan. And then, in order for me to create my website, ito, yung may plus, create new site. What kind of website should this be? Siguro pili tayo. Portfolio, CV. Create your website with the editor. Start with a template. Let's fix IDEA create a website for you. The edit. Edit a template. So hahanapin natin yung template na kinuha ko. Pero pwede rin kayo mamili ng sa inyo eh. No? Kung gusto nyo ng magpaka-designer. Pero I don't advise na gawin nyo yun. Kasi minsan, pag ibang template yung ginamit nyo, pwede kayong ma-stuck. Na doon na lang kayo na-stuck sa paggawa ng website. Isang buwan kayo doon. Kasi ganun kasi nangyayari minsan eh. Pag medyo na nagustuhan natin ginagawa natin, no? Nag-create na tayo ng website, yun na lang yung ginawa natin. Hindi na tayo natatapos. Kasi nagagawa kayo ng sarili nyong ano eh. So, merong tinatawag na virtual assistant template. Yan, di ba? Virtual assistant. Search nyo lang virtual assistant. Tapos ito, ito na yun. Ito na yung template. So, e-edit ka. Di ba? Simpleng-simple. Virtual assistant din yung gagamitin nating template. Ayan, naglo-loading. Tingnan ko kung may nag-chat. Wala naman. Pasensya na po, may medyo naglo-load. Ano? Ayan, madami kasing detalye yung nilo-load niya. Eh. So, halos, kung titignan nyo, ito rin yun. No? Ito yung website natin. Halos kaparehas. So, on the left side of Wix, ito po yung tinatawag ng mga toolbar mo. Kumbaga ito yung pang-company mo, yung mga toolbars para ma-edit mo tong website na to, no? So, meron kang menus and pages, may background, yung mga pwede mong i-add like yung mga yung tinuro ko sa inyo kahapon, yung embed, i-embed mo yung convert kit, yung mga social, di ba? Yung menu, yung mga kung ano-ano na design. Hindi kasi ako ano eh website designer kaya basic na basic lang yung alam ko. So kung ano lang yung mga kailangan, no? Pero today explain ko sa inyo kunyari ito, yung site menu, 'di ba kung makikita nyo, may home which is kung nasan tayo. Ito nakikita nyo tong page na to, nasa home page tayo. Tapos may mga iba-iba pang pages, 'di ba? Yan, no? Pag pinindot mo yan, pupunta ka dun sa page na yun. Eh, di ba? Ito, services and pricing. Ibig sabihin, nandito ka sa page na yun. Pinindot mo yung about, pipindutin, malalabas to, yung about mo. Ha? Pag pinindot mo naman yung contact, lalabas naman yung contact, yung pwede ka nilang i-message or makita yung ano mo, social media platform mo, kung may Facebook page ka, kung may Instagram ka, kung may LinkedIn ka, pwede mo ilagay. But, kasi ang ginagawa natin ngayon is a funnel, ibig sabihin, hindi natin, kumbaga landing page nga yung gagawin natin eh, ibig sabihin, hindi natin sila, tawag dito, hindi natin sila pag-iisipin kung anong pipindutin nila. So, kailangan isang button lang yung nakikita nila kasi pag landing page kasi isa lang dapat yung papagawa natin sa kanila na ano, it's either you schedule an interview, di ba? Kasi
Minsan kasi yung mga client, pag bukas ng mga website, tapos may mga iba-iba kayong page, yun yung pinipindot nila. So, nawawala yung goal natin na mag-schedule sila sa atin ng calendar or ng meeting. Kasi nga yun yung gusto natin, magkaroon tayo ng meeting, di ba? Makapag-usap tayo, di ba? So, tatanggalin natin to mga sa mga alibangbang. Mga hindi natin kailangang page. So, i-delete natin, no? On the site menu, to site menu, yan, tatanggalin natin yung services. Kasi nga, nasa baba na yun ng landing page natin eh. I-delete natin. Then, i-delete natin yung about. Pero kung gumagawa kayo ng website nyo, yung meron kayong mga blog post, pwede rin naman i-keep nyo itong mga about page. Pero yung goal natin is to build the landing page eh. So hindi yun yung hindi, kaya tatanggalin natin itong mga to. So i-delete natin itong contact. Yan, may tanong. Boss Chad, question lang po. Based po kasi sa photo mo sa Wix mo and sa sample ng V-template, okay lang po ba kahit not so much formal ang photo na ilalagay? Nasa sa inyo po yun. Kasi ako parang formal, parang hindi formal yung ano eh, di ba? Hindi naman ako formal ah. To. Mukha na hindi ako formal. Parang nag-selfie lang ako na meron akong computer. Ready ako for work, no? Yung meron akong desktop. Pinapakita ko sa inyo na meron akong tools. Kasi yung photo, it gives a thousand, di ba? A picture explains a thousand words. So technically, pag nakita niya to na may computer ako, medyo genius ako kasi may salamin. May headset ako. Para akong VA, di ba? Ready for work. May thumbs up pa, oh. I-hire mo na ako. Di ba? So, kahit ano naman, kahit professional photo mo, pwede naman, no? Kahit anong ilagay mo dyan, pwede yan. Kung gusto mo yung professional, minsan kasi mas maganda yung professional, eh. Pero wala kasi akong professional pick. Sorry po. Yan. Pero pwede, any photo na meron ka, gusto mo yung photo mo na nasa beach ka, di ba? Minsan, gumagana yun. Mas gumagana yun, sabihin ng tao. Like, uy, ang ganda ito. Nasa beach siya. Or hawak-hawak ang laptop na nasa beach ka. Pwede po yun. Mag-work pa rin po yun. Kasi ang titignan naman po niyan is yung content din eh. Kung ano yung ino-offer mo. Yan. Saan na tayo? Yan. So yan, nabura ko na, no? Eh, ayoko nung mga social. Ito, ayoko nito. Di-delete ko din to. Gusto ko to i-delete. Paano ko di-delete to? Wait lang. Di-delete natin to. Pwede bang ito yung toolbar ko. Ayun, no, may delete. Delete. Oh, nawala na. ito additional toolbar to, guys. Ayun, no, may delete dito. Kung meron kayo i-delete na gusto nyo i-delete. Ngayon, ito. Delete. Hindi natin kailangan yan. Yan. So, ito, pwede mo lagyan ng pangalan mo. Chad Godoy. Yan. Iba yung kulay. Ba't nawala yung... Ba't di naging white? Hello? Edit text. Chad Godoy. Teka lang, yung kulay. Color... White. Yan. Color white. Virtual assistant. Okay. So, kukopyahin natin kung anong laman. No? Kukopyahin natin kung anong laman ng virtual assistant. Ito yung sa akin, I be your own personal virtual assistant. Huwag yung kopyahin yung sa akin kasi personal slave. Parang nakaka-downgrade. Yan. Personal virtual assistant. No. Gusto mo i-stretch mo ng konti para pumunta yung assistant, di ba? Yan. Tapos yung linya nyo, pwede dito kasi ilagay mo yung mission mo eh, di ba?
yung paano mo sila tutulungan. Ano ba yung sinulat ko? I know that's not very... Kasi yung sa akin, talking about personal internet slave. So we're going to edit it. Sabi yung personal virtual assistant. If you need... nag-wimblock na naman. If you need a helping hand... I'm with regards to your online business or to streamline as you need to do, I can be a help for you. Diba? Pwede yun? Pwede nyo rin i-edit to. Asan na yung color? Yeah. Sa same toolbar ko, ayun. Color white. If you need a helping hand with regards to your online business or to streamline tasks you need to do, I can be a help for you. Nakita niyo yung you, lagi kong mini-mention you. Kasi sila eh, sila yung tutulungan mo. And pero pwede nyo pa rin ibaguhin to. No. Tanggalin mo tong button. Tsaka yung line. Mamaya natin kailangan ng button eh. So ayan, in-edit na natin. So kung dito, may photo. Diba? So pwedeng gawin natin. I-adjust natin. Ito. Ayan, no, yung ina-adjust ko po, hinahatak ko po ito. Ni-stretch ko. Ayan, ini-stretch ko po. Stretch. Tapos, syempre, pwede nyo po i-move yung mga buttons. Ayan. Mamaya gagamitin natin tong buttons na to. Ilagay lang natin dyan. Tsaka ito. Tsaka yung head, subheading. Ayan. Nalagay natin dito yung photo. Ayan. Ito na yung photo. Ano, bilog ba yung photo ko doon? Ah, hindi. Ina-edit ko lang. So, pwede kayo maglagay ng photo nyo dyan. Paano papalitan? Pipindutin nyo lang po yung change image. So, hahanap tayo ng image natin. Kunyari, ako si Paris Lampropoulos. Maglalagay tayo ng ibang image. Kunyari, for example, change image. Upload tayo. From computer. Nyari ako to. Yan. Nyari lang. Ako siya. Magaling to. Ito yung copywriting god. Yan. So, wag nyo makakalimutang mag-save, no? Kasi minsan yung mga computer natin, naghahang yan. Mag-save muna tayo para di tayo umulit. And save. Baka kasi mag-down eh. Yan. Done. Save ako. So yan yung text. Papalitan niyo po. No? Sinulat ko na po sa inyo. Kung yung pangalan nyo lang, papalitan nyo dito. Yan. No? Yan. Chad. Kung copywriter naman kayo, pwede nyo rin pong kayo na magsulat ng copy. Kung very confident kayo sa skills nyo, sulat nyo po yung sarili nyo gustong sabihin or meron kayong gustong services na i-offer. Kasi pwede po yun eh. Ayan. Pero ito kasi, dinesign ko po ito for newbies, yung mga walang clients na naghahanap po ng clients. Yung kunyari, naghahanap po ng VA. Kasi pag newbie ka, pwede kang sabihin ng experience eh. Naghahanap sila ng may experience eh.
Kaso nga lang, di ba, pag wala kang experience, wala ka talaga maipakita. So at least, kasi pag meron kang binibigay na ganito, which is yung pinaka-lead magnet mo, ethical bribe, tumataas po yung percentage na at least kahit pa paano, kahit for free lang for 7 days, mabibigyan ka po ng trial, no? Or minsan, kahit sabi mong free yung services mo, minsan hindi sila pumapayag, binabayaran ka rin nila eh. So, doesn't mean naman po kasi na minamarket nyo yung sarili nyo for free. Meron kasing mga tao na maayos pong kausap eh. No, yung maa-attract nyo na kahit nagbibigay po kayo ng free services, they will not going to do it for free for you. Parang magbabayad pa rin sila. Yan, makakasunod po ba tayo? Madali lang po, di ba? Okay po ba? Huh? Yes, yes. Ano nangyari? Undo. Bumaba. Wait lang. Wala bang undo? Ayun. Undo. Yan. Ito yung undo oh. Pag meron kayo napindot na hindi nyo nagustuhan, pindutin nyo lang po yung arrow na to, babalik po yan. Undo. Yan. Save muna tayo. Save muna. Ayan. Ito pipigay natin. And then yung to. Oop. Wait lang. I know your time is limited. Diba? Ay, mali. Mali yata yung nakokopya ko. Ay, nakopya ko yung ano. Ayan. Dito, hanggang dito lang dapat pala ako. Ayan. Ay, nakopya ko na yun eh. Oo, nandito na pala ako. Dito na ako sa baba. Ayan. Ayan. Kumbaga, pantay-pantayin nyo na lang po, no? Pagka na kayo na. Kasi meron sa atin mga magagaling sa detalye eh, yung palagang pantay na pantay pag gumawa eh. Mga artistic. Kasi may ganun talaga yung magagaling. Kunyari, pag gumagawa sila ng ganito, super detalyado talaga. Napapaganda nila ng mas maganda. Eh ako kasi si Boy, ano ako eh. Boy Rush R. Lahat na lang minamadali. Yan. So ito button, nasa button na tayo. Button, schedule a discovery call. So para mapalitan niyo po yung loob noon, pipindutin niyo po yung button, che-change niyo po yung text. What this button say? Schedule a discovery call. Pwedeng lagay niyo with me, no? Pwedeng wag na. Or nang nun. Wag na. Parang galit eh. Lagay nyo dito. Ayan. May design. May design pa ba? Uy! Maganda yun ah. Asan na ba yung lalagyan ko ng kulay? Button. Yung color ng button. Text. Color, white. Yan, para white. Diba? Black on white. So, yun. Text lang po hinanap ko, ha. Baka po magtanong kayo paano yung ginawa. Dito lang po, ayun o, yung text. Kumbaga, yung color lang po yung pinalitan ko. Ayun o. Text, fill. Ito kasi yung fill, eh. Corner, shadow, mga kung ano. Ito, text, para palitan yung kulay. Ito, white. Yan. Tapos yung link po na gagamitin nyo dito, yung Calendly, no? 'Di ba? Tinuruan natin kayo yung day 1 paano gumawa ng Calendly link, yung schedule nyo. So ilalagay nyo po dito yung Calendly. 'Di ba? Kailangan nating i-edit yung link. To do that, where does it link to?
a new window. Okay, a web address. Ayan, a web address. Lalagay natin yung Calendly natin. Calendly. Punta ka sa Calendly mo. Yan, kukopyahin mo yung link nito, yung kung anong ginawa mo. Copy mo yung link niyan. Tapos, pupunta ka ulit dito. Paste mo yan dito. Done. So, yan, nakalink na siya sa Calendly, di ba? So, pag pinindot ko yan, dapat pupunta ako doon. Wait lang. So, save ko muna. Lagi kayo magsisave. Preview. Ito na yung preview, guys. Ayan, pin-review ko. Ito yung magiging itsura. So, sa mobile, check nyo. Ayan, di ba? Sa mobile, parang eng-eng. Umakyat yung picture. So, i-adjust natin. I-adjust natin siya. Babak tayo sa editor. So, ayan o. Kasi, ayan o, yung strip. Kita nyo yung line na yan. I-adjust natin. Paano ka ba i-adjust to? Wait lang. Yan o. So, nga lang, masyadong malayo. Wait lang. Bakit bumaba? Yan na. Nag-brain freeze na ako. Wait lang. Kailangan ko siyang i-adjust. Hatakin ko yung taas. Yan yung kailangan ko siyang fit dun eh. Yeah, undo nga natin. Undo. Strip. Check ko nga pag... Wait lang. Check natin. Yan, may kadalasan may ganyang problema eh. Kaya kailangan ina-adjust. Ayan, kailangan ko itaas to. Kailangan ko dapat. Yeah, adjust ko dito. Bababa ako. Wait lang. Okay. So, na masyado malayo, di ba? Dapat nandun ako sa taas. Yan. 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 Na-adjust ko lang po yung boundary. Yan. Tapos, sub natin to. Tignan natin kung tama. Save natin. So, minsan guys, pag sinave nyo, hindi nyo, pag pin-review, minsan hindi pa rin yun yung nakikita, yung kanina pa rin. So, give it time. Nangyari yan, ganyan. At least mga 20 seconds. Kasi minsan matagal mag-update eh, yung website pag sinave mo. Hindi agad 'yon yung preview niya. So yan.
Ano pa ba yung mga nakasulat? Kumpletuhin ko nga muna. Yan. Tignan natin yung preview. Okay, dapat yung mobile okay din. Tignan natin. Ayaw talaga. Why is that? Why is that? Ayan, kailangan pala dito, sa mobile mo siya i-edit. Skip this. Ayan, naka-i-edit natin siya na naka-mobile. Yung mobile version yung i-edit natin. Iusog natin dito. Ayan, no, nandito po ako sa mobile version. Nakikita nyo, ito po yung mobile view sa cellphone. So, nung inusog ko, naging okay naman. Tapos ito, i-adjust nyo din. Yan, nandito po. Oh, pag ina-edit nyo po yung mobile version, kailangan tignan nyo po ito. Kasi minsan yung desktop version na iba sa mobile eh. Yung view niya kasi. Yung mobile pinapalit eh. So, save lang tayo. Tapos pag pumalik kayo dito, di ba? Okay din siya. Yung mobile view. Yan yung view niya sa mobile. Okay. So, continue na natin yung hanggang baba. Yan. Pagka kailangan nyo ng additional space, i-stretch nyo lang itong arrow. Stretch, stretch, stretch. Pabalik kayo dun sa website. Saan yung website ko? Where are you? Kukopyahin mo to. Copy. Paste. Yan. So yung discovery call, andyan na rin. Yan, nakagawa na tayo nung nandun sa part na yon. Tapos yung bottom part, ito yung bottom part, what can I do for you? To, so tatanggalin ko to. Stretch ko ng konti. Pantayin ko. Yan. Ba? So, kukopyahin mo yung copy natin sa admin support. Kukopyahin mo yung website. Yung kinakabahan na hindi marunong magsulat, di alam sasabihin, kukopyahin nyo lang po ito ah. Para hindi na po kayo mag-isip. Kasi kaya nyo naman gawin yung trabaho na yun kasi nag-training nga kayo, customer support. Or willing naman kayo mag-train. Yung iba kasing client, guys, hindi naman naghahanap minsan ng experience. Eh. Kumbaga, naghahanap sila ng mga taong willing nilang i-train. Kasi lahat naman po ng trabaho, tinitrain yung mga VA. Kahit ako, bago pumasok, like, na-hire ako, may training pa rin po sa loob eh. Hindi naman expected ni client na alam mo agad yung gagawin mo minsan. Depende na lang po kung ikaw yung guru or expert na i-execute lang yung gusto niyang mangyari. Ito po kasi for VA eh, na alam mo yun, walang experience or parang willing to be trained. Save tayo, customer support, project management, social media. Yan. Sabihin niyo lang po pag mabilis ako. Yan. Yan, di ba? Data research, database building. Yan. Mapapansin nyo, dito ko lang din kinuha yung idea, di ba? Pinagdugtong-dugtong ko.
Pero syempre, ang ginawa ko, ginawa ko siyang funnel, di ba? Kasi kanina, parang resume yung virtual assistant template, di ba? Parang resume, may about, may section. Pero tayo, gagawin natin siyang funnel. Di ba? Okay. Okay natin to. Oops. Then, oh, pagka ganyan, kulang, duplicate natin. Yan, ito yung medyo tricky. Ano ko nga ginawa to? Nakalimutan ko. Duplicate. Zoom. Oops, na-duplicate na siya. So, kailangan, halagyan natin siya sa baba. Pero kailangan, huwag mo natin duplicate. Kunin natin yung stretch point. Pwede natin siya ipasok. Ito. Pwede ba i-delete ko to? Duplicate. Ayan. Dito. Yun. Op, nakita nyo? Ang bilis ko. Dinuplicate ko lang po, tapos binaba ko. Ayan. Ayan. So, ano pang gagawin natin? Email marketing. Yan, marunong ka mag-email marketing, di ba? Tinuro natin yan. Lalagay natin yan dito. Ito kasi yung mga pwede mong itinda eh. Kumbaga ito yung tindahan mo eh. So, lalagay natin ang mga nakalagay sa tindahan. Yan. Content management. Yan. Tapos, ano yan? Nakalagay. YouTube. So pala, YouTube. YouTube management. If so, yung mga natatakot po mangopya, huwag po kayo matakot na kopyahin to. Parang school lang po yan. Pag di mo alam, mangopya ka ng sagot. Pasado ka din. Kasi ako ganun dati, nangungopya lang ako. Di po kasi ako masyado matalino. Kinakaibigan ko lang po yung matatalino, tapos nangungopya ako. Yung email, pwedeng palitan yung image. Pwede rin, no, yung icon. So, yung sa akin, hindi ko na pinalitan. Computer lang din. You know? Kasi more of computer yung icon eh. So, yung content, di ba? Yung content, document yun. No? So, yung YouTube, ano kayong vector pwede natin? Hindi ko alam kasi kung pwedeng TV. Kung alam, hindi tayo makakahanap ng ganun-ganun talaga. Pwede ito. Na iba yung vector eh. No? Ayun no. Iba nga lang yung vector. Iba yung art. Ayun no. TV. YouTube. Sabihin nila, uy, ba't ganito? Iba yung icon nito. Hindi naman nila mapapansin yan eh. Kasi nakasulat naman papansin na hindi yung TV. Pero kung pwede kayo maglagay ng YouTube, di ba? Yung YouTube icon. Kukopya kayo yung image. Di ba? Pwede naman yan eh. Ayan, mag-upload kayo ng YouTube. Ito maganda to. TV. Ayan.
yung pinaka YouTube talaga, 'di ba? Ayan, oh, ayan kasi ngayon for example purposes, pero kung kayo na pwede niyo pong ibahin. Save muna tayo. Check ko lang po yung mga chat niyo, baka may tanong kayo sa akin. Miss Fudge, ano po yung nyo, ano po name nyo sa socials? Miss Fudge, interested sila sa'yo. PM ko na lang, sir. PM ko na lang siya. Oo nga eh. Ayan. So, eto, may part na na testimonial. So, yung testimonial po, sa AIDA po, no, balik tayo sa attention, interest, desire, action. Yung testimonial po, it acts as an interest part, yung sa AIDA. So, kung meron po kayong mga katrabaho, kung mga newbies kayo na may mga katrabaho kayo, sa dati yung pinagtrabahuhan, pwede nyo po ilagay dito yon. O kaya yung nanay nyo, di ba? My son is... para may mailagay kayo. Kasi importante rin din po kapag may testimonial kayo, lalo na oh, parang yung sa akin, no? Diba? Nagtatrabaho kay, para kay Jolich. Diba? Nakalagay dito, time management and meeting deadlines. Kasi ito, hindi nyo pwedeng kopyahin sa akin eh. Kasi ako to. Pero pwede, kung meron kayong testimonial about mga pinagtrabahuhan nyo na po, sa akin nga, hindi ko pa kuminumpleto kasi marami pa po akong client eh. Siguro, pwede ko maglagay ng 10 dito pero hindi ko na pinuno. For example purposes. Pero kung kayo, may nagtrabaho kayo sa shampoong kumpanya, pwede nyo ilagay dito yung 10 din, di ba? Paramihan, mas maganda. Para makita nila na totoong tao ka na may ginagawa ka sa buhay mo. Pero kung ikaw, wala ka namang experience, wala ka talaga, sobrang wala talaga, hindi ka pinagkalooban, pwede mo din naman tanggalin tong testimonial na to. Like yung testimonial, pwede mo i-delete yan eh. Pwede mo i-delete na to. Ngayari, wala pa nagtitiwala sa'yo, feeling mo, hindi makakapaglagay sa testimonial, di-delete mo tong part na to. Ayan o, ang gagawin mo lang, pipindutin mo to, itong mga to, itong mga kung ano-anong icon, di-delete mo. Ayan. Wala akong testimonial, sir, dinelete ko. Okay lang. Bakit? May magtitiwala at magtitiwala sa'yo. Diba? Ang laki-laki ng mundo, guys. Ang dami-daming taong business owners. Huwag kayong manghihinaan ng loob pag wala nagtitiwala sa inyo. Ang laki-laki ng mundo na to eh. Diba? So yun, dinelete ko, diba? Wala na. Parang ito na lang yung ano, yung natira, diba? Pwede yung i-adjust mo to. Ngari lang naman eh, kung wala kang testimonial, oh, ito para sa mga walang testimonial talaga, walang newbie. Yung mga newbie lang talaga. So what kung wala, di ba? Magkakaroon ka din. Yan. Mali yung adjust ko na, sobra. Yan. So palitan nyo to guys. Tanggalin nyo to. Yan, tanggalin nyo. Tapos yung button kanina, kopyahin nyo, lagay nyo dito sa baba. Para meron, marami siyang option kung saan nyo makikita yung button. Asan yung button ko? Asan yung button? Undo. O, pag natanga kayo, undo lang. Yun. Ayoko niyan. Gusto ko yung ito. Ayun pala. Nandun pala siya nagpunta. So guys, this also works for other business, other virtual assistants na meron na po kayong niche. Kunyari, bookkeeper kayo. I-style nyo lang po din ang bookkeeping, no? So hindi naman porket VA yung binitinda natin dito, yun na yun, di ba? Ito lang talaga VA yung topic natin. Pero this works like I can be your personal copywriter or kahit anong headline yung gusto mong like interesting sa'yo, di ba? Kumbaga, ito lang naman yung tool na pwede pa kasing malaman tayo ng mas ma-deeper nung client natin.
At hindi lang yun. Kumbaga, makikita rin nila na nagbibigay tayo ng free services. Kumbaga, if they want a trial, we're lang willing naman tayo magbigay. Kung may free kayong oras, di ba? If you need experience, di ba? So yan, almost done na tayo. Nakita nyo naman, nakagawa tayo ng website sa napakadaling panahon. So i-check natin mobile. Save muna tayo. Check natin yung mobile appearance just to make sure that na pag binuksan nila sa cellphone nila, maganda. Ayan. Ito ako. Op! May nakita akong mali. Ito, nakita ko hindi ito naka-appear sa website ay sa phone. Nakita nyo? Wala siya. Baka na, ayun, oh, tignan nyo to. Oh. Yung pagtinignan nyo sa, wait lang, tignan natin yung final, no? Kailangan. Ayun, I'm confident I can help you but time is limited soon. So, dapat yun yung ending. So, i-adjust natin sa mobile. Time is limited. I suspect this could be taken by someone else soon. So, ito, nakita nyo, i-adjust natin. And then, yung part na save tayo. Yung part na ito yung wala eh. Yung I know your time is limited. Kailangan hanapin natin yung part na yun. Ito, napunta dito. So, pag gagawin nyo, ililipat nyo. Napunta sa taas. Ay, sa baba. lalagay natin yung sub-headline dito. Nakita nyo may sub-headline na, di ba? Para may highlight. Di ba? Mapupunta kasi yung mata nila dito eh. It's about giving free services to you. Uy, free! 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 Di ba? Gusto ng tao yung free eh. Ito nga, free training eh. Di ba? Gusto natin yung free. Pero makakain nyo, din training na to pag binili nyo to sa labas. Gastos kayo na mahal dito. Mahal talaga yung training eh. Pag nag-BA ka, BA training. Lalo na pag may training pa, like negotiation. Talagang valuable po talaga to. Ayusin natin to. May space. Save na ako. Wait lang. Tignan natin ulit yung desktop. Yan. I know your time is limited and your colleagues might be calling you right now. My name is Chad. My name is Chandra. Ganon, kung Chandra yung pangalan mo. It's about giving free services to you and I want to do this in the form of giving my time for you within 7 days considering I only need to work 3 hours per day part-time. I will do any job order you want and show you what skills I got and make your life easier and better. Di ba? We're creating a desire. Ay, nag-move. Sorry. Yan. Before you met me. Yeah, di ba? Your life will going to be better, di ba? Before you met me, di ba? Mas mabuti. You don't need to.
Etong ano, etong part na to, yung sinabi ko na every time, every single time I talk to people, whether a coach, content creator, or influencer, it's always worth it. And I can show you all the kinds of virtual assistant tricks that may be virtual assistant work. Pwede namang work eh. Yung tricks kasi pangit pakinggan. That maybe you haven't experienced anywhere else. I spend my time do... Kung ito, hindi kayo confident na sabihin, pwede nyong i-delete to. Yeah, kunyari, hindi kayo confident, di ba? Dinilit nyo. Kasi ako yun eh. It talks about me, no? Pwede hindi kasi kayo ako eh. So, yun. Dinilit ko lang po yung I spent, ha, yung part na yun. Pero ganun pa rin naman po yung meaning. Pwede nating i-save. Always check, no? Check your work. Tignan niyo yung detalye ulit. Balik ulit tayo. Nakikita nyo pa ulit-ulit tayong balik tayo ng balik. And check natin before everything else. Oops. Yan, minute ko lang po kayo. Medyo umiingay po kasi. Yup. Nakita nyo. Ha? Hindi pantay, di ba? Hindi pantay. O, gagawin natin. Papantay natin. Kasi ito yung dinagdag natin kanina eh. Di ba? Dinuplicate natin. So, hindi niya na-copy yung sa mobile version. Kasi yung desktop yung pinopya natin. So, ang gagawin niya lang, yan, katulad niyan, ine-edit-edit ko. Pinapantay-pantay natin. Nari yung font, yung alignment, yan o. Sa gilid to, di ba? Ito, sinicenter ko lang po. Yun lang po yung ginagawa ko. Hop. Hop. Wala akong testimonial. Ayan, wala akong testimonial. Di-delete natin ito. Ah, nawala. Nawala yung buo. Undo. Or iangat na natin. Di ba? Angat pala natin. Na-delete ko yung buo eh. Nakikita nyo, di ba? Parang iPhone. At ayaw. Yan. Okay na siguro yan. Kahit meron. Ano ba to? Ah, background lang to. Pero ito na yung makikita niya. Check natin. Preview. Oh, di ba? Makikita niya to. Mobile. So, yan. Okay. Back to editor. Okay, pwede natin i-publish. Pag pinublish po, ibig sabihin alive na po siya sa site. Pwede na siyang puntahan. Mayroon na kayong magkakaroon na kayo ng link. No? So, kung babalik kayo sa editor. Asan na yung link ko? Ito yung link mo eh. Ito. Hindi. Check na yan. Yan. Publish now. View site. Yan. Alive na po yan. Yan. Gawa na. Diba? Simple lang.
Wala pong halong bola yan. No? Pag pinindot to, dapat punta ng Calendly. Medyo naglo-load lang siya. Medyo naglahang. May tanong po ba? Sir, meron po. Si Kristanya may tanong. What if yung web mo may domain, may bigger chance ba na may mag-reach out sa iyo kahit di ka nag-a-apply? Technically, depende pag maganda na kasi yung website mo eh, no? Pag dinesign mo siya na may mga blog ka, 'di ba? May mga organic ka. Ito kasi dinesign mo to parang for one-on-one purposes, yung pag may nagre-reach out sa iyo, no? Kumbaga itong website na to, gagamitin mo pa rin to na may gagawin ka pa rin. So technically mag-a-apply ka pa rin. Pero hindi yung mag-a-apply eh. Ayoko kasi yung sense na may word na mag-a-apply. Kasi you're going to network, you're going to connect with people. And when you're connecting with people, sometimes you know they ask questions na about you, 'di ba? When you're connection sa LinkedIn, 'di ba? Magko-connect kasi tuturuan ko kayo paano kayo mag-i-increase yung connection niyo sa LinkedIn na may probable na may magtatanong sa inyo na mga ganun, or kung nag-a-apply kayo sa mga online platforms tapos 'di ba? Kunyari nag-setup kayo ng account niyo doon, nagtatanong ng tungkol sa inyo. Pwede niyo namang i-send to, no, pag tinatanong kayo kung ano ba yung ginagawa mo, ano ba yung ano. Kumbaga, hindi mo agad ito ibabato sa kanila. Ibabato mo lang to kapag nagkakatanungan, no? Kasi minsan nahihirapan tayo mag-explain sa sarili natin eh, pag tinatanong tayo ng ano ba yung ginagawa mo, saan ka ba expert, ganyan. Ano ka ba? BA ka ba? So, ito yung ibabato mo sa kanila. So, pwede mo sabihin, meron po akong free services na binibigay, no? If you want to know more about me, meron ako mga services. Ito. So, babasahin niya to, di ba? So, ganun yung part na yun, ma'am. Sa ano, i-explain ko pag sa LinkedIn marketing na, paano mo to ibibigay. Kasi hindi mo naman to pwedeng ibigay, no? Ibibigay mo lang, hello, I'm Kristanya, this is me. Hindi pwede. Pag you're connecting, you're networking with other people, and then eventually, pag nagkaroon sila na sila sa iyo ng interest, then that is the time that you're going to put them on the landing page, no? Diba? Alam ko, iba sa inyo may mga experience na ganun eh. Tinatanong kayo kung ano yung mga services nyo. Diba? So this is just to streamline. Diba? This is just to make it easier for people to know more about you, no? To make it easier for this, you know, truck to load out yung load niya dun sa grinder. To make it easier for this gambling material to, you know, put the ball equally na walang daya, kasi syempre equal dapat, hindi bias sa red or sa right, di ba? Kumbaga ilalagay mo sa funnel. Or to make it easier for the buko to get into the plastic without spilling. Di ba? So not everyone would ask you about you pag kumoconnect ka, di ba? Pag nag-networking ka. Pero for some na mag-a-ask ng services nyo, this will be the right way to do it. Like, put them in the landing page. And then eventually, you get their emails, then we email them, di ba? Minsan kasi, pag si Calendly kasi, minsan nakakakuha kasi ng email dito eh, di ba? Pagka nakaschedule sa'yo, may email sila. So, nakukuha mo, pwede mo pa silang i-email ulit. So, yun. Mabukas yung automation. May tanong ba? Mahirap ba yung ginawa natin? Maganda ba to? Parang resume na rin siya, no? More of a resume. Kasi malalaman nila eh. Pero at least dine-demonstrate mo, no, kung ano yung ikaw as a person, 'di ba? BA ka, you know how to. Kasi kung meron ka nito, malalaman nila marunong kang gumawa ng simple website, marunong kang gumawa ng mga gantong Calendly, 'di ba? Marunong kang mag project management, kasi kung di mo to ginawa,
Kung di ka marunong project management, di mo to magagawa, eh, di ba? Kung di ko pinakita sa inyo ng simple to, kumbaga, minsan ilalagay nyo to sa Trello para magawa nyo. Paano kaya gagawin yun? Ano kaya yung copy ng customer support? Ano kaya yung copy ng administrative support? Ano kaya ilalagay ko? Ima-manage mo to as a project eh. Kaso nga lang ako, pinadali ko. Kumbaga, I allow you to copy it. No? Kumbaga, ang kukopyahin nyo lang siya. Gagawa lang kayo ng sa inyo. Papalitan nyo ng mukha nyo. And then, ito na yung pwede nyong gamitin. No? For some na may experience, pwede nyong palitan to. Pwede nyong ibahin to. Or gumawa kayo ng click funnels. Di ba? Yung click funnels kasi, yung sa akin, meron din akong click funnels yan. Ipakita ko sa inyo. Kasi yan, weeks, walang bayad. So, yung another way to make a funnel is yung may bayad. Ito, click funnels. Nyari, Chad Godoy. Yan. Di ba? Yan din yun. Di ba? Pero dito, kinuha ko na yung email niya. Di ba? Pwede rin kasi yun. Yung email yung kukunin nyo. Di ba kahapon, tinuro ko sa inyo yung sa landing page, yung i-embed yung email sa yung convert kit dun sa landing page. Tinuro ko sa inyo. Yung email muna yung kukunin nyo bago kayo mag-send ng Calendly. Pwede, di ba? So, yan din yun. Iba lang yung pagkaka-design. Yan. Yung IBO, personal assistant. Pero sa ClickFunnels ko siya ginawa kasi yung ClickFunnels kasi marami kasing integration to na marami ka pang pwedeng gawin. Like, pagkatapos niya, ilagay yung email mo dito. Meron ka pa pupuntahin ka sa ibang website. Tapos, i-email ka na niya ng kung ano-ano. Bubulabugin mo na sila pag nilagay nila yung email. Baga maririndi sila sa'yo na, kaya ko nga gawin yung trabaho eh. Marunong ako mag-email marketing. Di ba? Oo. Kasi i-email mo sila eh. I-demonstrate mo eh. Di ba? So, yun. Kumbaga, yung pinaka-training na to, design to sa newbie talaga, yung walang experience. Di ba? Para i-demonstrate na may alam ako. Di ba? May alam ako. Yan. Okay, may tanong? This is ano, pwede kayo mag-unmute kung gusto nyo magtanong para conversation, ano, meron tayong conversation kasi ito na yun, eh, nakagawa na tayo eh. Hello? Are you there? Yes, sir. Yun. Dito pa po. Yun, kung may tanong tayo, no, about funnels, pwede kayo magtanong sa akin. Yung freaks, free po yan. Opo, free po ito. Meron pong free ito at may bayad. Yung ginagamit ko po, free. Free to yung gamit natin. Diba? Drag and drop lang, may website ka na. Diba? Parang di mo na pag binigay mo naman kay client niya, makikita niya very very ano yan eh, professional eh, lalo na pag sa cellphone, diba? At least meron kang way para ipakilala yung sarili mo. Diba? Malinis nga eh, diba? Malinis tignan, walang masyadong kung ano-ano. Pag website, may blog, may ano, hindi na alam ko anong gagawin ni client, anong saan siya pipindot, di ba? Ito lang pipindotin niya eh. Or minsan, na tinatanong ni client, schedule na tayo ng meeting. Kahit hindi niyo naibigay itong landing page niyo, ang bigay niyo na lang yung Calendly link niyo, di ba? May mga scenario kasi na ganun eh. Okay. Ito din po ba ay pwedeng i-attach sa cover letter para mag-apply? Pwede po.
Di ba? Pwede. Pag nag-a-apply ka, pwede mo rin ibigay sa kanya sa cover letter mo. If you want to know more about my services, click this link right here. Di ba? Siyempre, check niya. Ano kaya to? Tapos makikita niya, uy, may free 7 days, oh. I love it. Free sa sino man tong business owner may free taste, di ba? Free taste, sige nga, testingin nga ata. Di ba? Pag cover letter po ba, dapat formal way of writing? Pwede, yung cover letter mo. Basta pag gagawa ka kasi ng cover letter, angkop dun sa ina-applyan mo. Hindi yung copy ka lang ng copy. Kung ano yung hinahanap nila, sasabihin mo yung gusto nilang marinig. Kasi minsan kasi yung mga nag-a-apply like Upwork, nagtataka sila ba't sila hindi binabalikan ng mga pinag-a-apply nila. Kasi nga yung cover letter, parang generic. Di ba? Hindi nila siniseryoso. Para silang robot, paulit-ulit yung mga message nila. Para mag-a-apply sa data entry, paulit-ulit. Pero nga, ang hinahanap kasi natin dito, hindi lang specific job yung a-applyan mo eh. Yung specific na may papagawa lang sa'yo, kunyari data entry. Hinahanap natin dito yung tao na pwede natin i-apply yung skills na natutunan natin sa kanila, na pwede pa natin silang, para i-streamline yung business nila. Sa positioning, tatalakayin natin yan, sino yung posibleng client mo eh. Sino yung pwede natin hanapin, pwede natin konekan, no? Pwede natin i-network para at least ma-execute natin yung natutunan natin, kumita tayo ng pera. Yun po yung pinaka-goal natin, di ba, nung umpisa. So, kung sa orientation, di ba, may goal tayo. Ano yung goal ko? Ano yung goal ko nung sinabi ko sa inyo? May goal tayo eh. May goal ako eh na kailangan ko ma-accomplish. So, na yun. So, kung wala kayo ng day one, ito po yung goal ko, yung mission ko. Para sa training, to is to lessen the fear of people who wants to be in the industry and for each and everyone to easily get as much client as they want. So, in order for me to complete my mission, I did everything I could, no? To give you skills, to learn you, to make you understand what I do as a VA, in my perspective, and to teach you how to build the tools that I think you need, di ba? In my opinion, that you really need in order for you to present yourself in a manner na hindi kayo mahihirapan, hindi kayo magsasalta ng masyadong marami, you know? At alam nyo yung gagasabihin nyo sa interview, di ba? Day 10. Malalaman nyo kung paano kayo magbe-behave during the interview para maging masaya kayo. Diba? Kasi pag interview na, kunyari interview na, kinakabahan na naman kayo eh. Ano yung lalo na yung kahapon, no? May nag-message sa akin, may interviewin siya on the day. Tapos inano ko pa siya. Tinanong ko pa siya, tinanong ko yung mga tanong na pwedeng itanong sa kanya. Kasi kinakabahan nga siya, newbie siya. So kinakabahan siya. Nagtanong sa akin kahapon. So tinuro ko sa kanya, you have to calm down, ganyan-ganyan. Kung ano yung pagtatalakayan natin sa day 10. Sinabi ko sa kanya yung part lang nun, like para kumalma lang siya. Okay ba? Okay ba yun? Masaya ba tayo lahat? Malapit na tayo matapos. Diyos gumiya, madali na to mga to. Ito na yun, natapos na tayo sa skills eh. Kumbaga ang mangyayari, uulitin nyo na lang pag binigay ko sa inyo yung recording, uulitin nyo na lang yung mga skill learning. Kung gusto nyo intray sa sarili nyo, mag-open kayo ng Canva, mag-create kayo ng account sa ConvertKit, try to look sa Pinterest kung ano yung kung paano gumagana, yung YouTube, no? Mag-upload ka ng isang video para ma-experience nyo. No? Gayahin yung ginawa ko. Kasi pwede na makigumana ng YouTube channel nyo. Kunyari, magawa kayo ng isang video na pwede nyo i-edit para ba mawala yung fear nyo na i-try nyo sa sarili nyo. Diba? Ganun kasi ako eh. Nung nag-aaral ako, pag may natututunan ako, ina-apply ko. No? Ina-apply ko sa akin. Kahit wala akong napapala. Sa tingin kong wala akong napapala, no? Pero hindi pala. Kapag kasi may tinatry kang isang bagay, akala mo wala kang napapala, pero naiiba na pala yung ano mo, natututo ka na talaga, no? Ganun eh, ganun talaga. Minsan para tayong bata dito na pag starting tayo ng VA, newbie tayo. Para tayong bata na kailangan matuto tayong magsulat, matuto tayong mag-color, 'di ba? And you learn
Pero pag bata tayo, parang hindi tayo natatakot sa anong grade system, di ba? Ako kasi nung bata ako, wala akong ka-honor-honor, eh, Diyos ko. Wala talaga. Kahit isang medalya from grade 1 to grade 6, wala akong natutunan. Pero gustong-gusto ko mag-aral. Like, gustong-gusto ko mag-color, gustong-gusto ko mag... Kasi nga lang, I'm just the average guy eh. Hindi ako yung mga pang-honor. Kasi kaso nga lang, eh, may mga kalabang kong mga estudyante, tinutulungan ng parents nila. Eh, mami ko, eh, OFW, di ba? So, wala nagtuturo sa akin. Wala nag-ano ng mga ano ko. Ni mag-prepare ng pagkain. Ako pa, di ba? So, ayos ba? So, yun. Sabi ni Risa Gonzalez, grabe tong training, sir. Chat overload po. Complete package na. Yes, wait po namin yung recorded video para matry na i-apply yung mga tinuro nyo. Yan. Maganda yung training kasi direct siya na wala siya ng wala nang masyadong palabok. Opo. Thank you for appreciating it as it is. Ganun po talaga eh. Dinesign po natin to at ginawa ko to for 3 weeks, no? 3 weeks lang po yung preparation ko dito. Nakita niyo naman kung paano. Sinasabi ko sa social media kung paano ko siya ginagawa. So it took me 3 weeks to prepare and think and do the presentation. Makikita niyo napaka-tight on a very tight schedule. Ginawa ko siya while I'm working, no? So hindi ko siya masyadong ma-execute. Sir, ask ko lang kung sasama niyo po ba sa cover letter, resume or website niyo yung YouTube channel niyo. No? Sir, ask ko lang sasama niyo po sa cover letter, resume or website niyo yung YouTube channel niyo. Pwede. Kasi nga lang Sir Michael, hindi na po ako nag-a-apply. Hindi na po ako nag-a-apply ng trabaho. Ayoko na ba magtrabaho sa mga business owners. Gusto ko na lang yung trabaho ko ngayon kasi full-time naman po ako. Hindi na po ako naghahanap ng ibang client. Kasi, syempre, gusto ko rin mag-YouTube. Gawa ako ng content, yung free time ko. Kasi gusto ko lang nag-work ako ng mga around 5 hours in a day. Eh, or less, like 4 hours para at least may time ako gumawa ng content. May time ako gumawa ng mga gusto kong gawin. Pero when it comes to kung kukuha ako ng client, kaya-kaya ko pong gawin yun. Kasi syempre, alam ko po kung paano eh. May tools, meron akong connections, no? Oh, thank you. May time na mag-girlfriend. Wala siguro. Pwede. Pero dadating din yan. Bibigay din ni Lord yan. Kung bibigay niya sa akin. Kung hindi, okay lang. Kakailan ako ng hotdog. Okay, may tanong pa. Pwede tayo mag-unmute, no? Kumakain ako ng hotdog, ah. Ma'am, co-host, kung meron kang gustong idagdag about the presentation, no? Magaling po kasi yung co-host ko, mga kaibigan natin, no? Hindi naman, sir. isa siya sa mga skilled na taong nakilala ko. Kumbaga, kung titignan in terms of skills and understanding about digital marketing, I think mas better siya sa akin. I do believe. Kasi ganun ko, nakikita ko agad sa tao eh. Ganun kasi akong coach. I see the beauty within the person. So I know how to let it out. Ayun. Thank you po. Masyadong emotional. So, yun. Is it better daw yung Wix or yung WordPress? Actually, for beginners, I really suggest Wix yung gamitin bago nyo aralin yung WordPress. Actually, pareho lang din naman sila halos. But mas user-friendly si Wix. So, kung may aaralin kayo, kasi diba, at naman tayo, naghahanap tayo ng trabaho as soon as possible, better and mas madaling aralin si Wix. Parang Canva lang siya, Canva for websites. So, para po dun sa mga balak ng gumawa or gumagawa na, kagaya ni Joseph, good luck, galingan niyo po yan. yung mga ginagawa ninyo. And
Magpapasalamat lang po ako kay Sir Chad kasi inalaw niya tayong mangopya doon sa mga copyrighted na materials na ilalagay doon sa website. Yun lang po. All right, you're welcome. You're welcome, Madam Co-host. So kung may tanong pa kayo, pwede kayong magtanong dito kasi mamaya hindi niyo ako matatanong sa Messenger kasi pupuno po yung Messenger ko. Hirap po sumagot eh. Yun. So thank you, and I know busy kayo, so I think we can conclude that day 6 is now over, and see you tomorrow for the automation. Sir, di pa ako nakakaabot sa Calendly po. Maari po ba quick recap sa Calendly? Ma'am Isa May, pwede po tayong mag-YouTube about Calendly, no? Madali naman po yun. Kasi gagawa ka lang naman po ng calendar, no? Mga simple 5 steps lang yun eh. So kung nahirapan ka, pwede mo siya i-YouTube. Sir, kami lang po ba pakakopin nyo? Or pati sa edited training po? This will be welcome for everyone, and also this training will going to be uploaded sa freelance school pakita ko sa inyo freelanceschool.com, and it will going to be uploaded here sa freelance school as a free course with all the mentors. Kasi I believe magiging part ako ng mentors. I'm going to be part of them. So i-upload dito yan as free. Yan dito. Pag-iisipan pa namin kung paano mangyayari. So magiging free yan. Magkakaroon kayo ng access. Makagawa kayo ng login nyo dito. Also, it's going to be uploaded on my YouTube channel. Pag na-edit ko na. So yun, guys. Thank you, guys. If you're okay to leave the room, no? We're done here. If you have questions, I will answer it pa kung sino yung gusto magtanong. I still have time. Lamig ako. Lamig. Thank you, sir. Have a good day. All right. Thank you po. Bye. Bye, Rowena. Bye, Christine. Bye. Bye, Isami. Thank you, guys. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye, Ms. Riza. Bye, Ethan. It's breakfast time. Yun ako nagbe-breaky. Bye!